Hello guys, pag-uusapan natin kung paano alagaan ang mga African lovebirds. Kaya tutukan nyo lang itong video hanggang dulo para wala kayong malagpasan kahit isang word. Tara na, let's go! Dalawa ang dahilan kung ano ang magiging buhay ng African lovebirds. Yung una, pang-breeding lang. So, pagpaparami lang. Yung pangalawa ay hand-feed or tamed na ibon. So, ang pag-uusapan natin dito ay yung mga ibon na gusto nyong i-hand-feed or yung mga ibon na gusto nyong maging banded sa inyo. Simulan natin sa cage. Alam nating lahat na ang cage ay ang pinaka-safetiest place ng ating mga alagang ibon. Kaya kung gusto mo magtagal ang ibon mo sa'yo, kailangan bigyan mo sila ng maganda at dekalidad at secured na kulungan para din naman sa ikakabuti nila yan. Kung ikaw ay may alagang lovebird na isa lang, or dalawa, or tatlo, hindi mo kailangan ng mamahaling kulungan. Isang double cage lang na makakalipad sila, makakain at makakainom, safe na sila dyan. Pero, the bigger, the better. Bakit? Exercise. Ang mga lovebirds ay mahilig lumipad kaya sila may pakpak. Ang flight cage ay pinaka-perfect sa lahat para sa kanilang exercise dahil maluwag at malawak ang pwede nilang liparin. Pero kung wala kang flight cage, double cage na walang divider ay pwede na. Kung ayaw mo namang alisin yung divider, pwede mo paliparin to sa bahay nyo. Basta tandaan, isara lahat ng pwede nilang lusutan at patayin yung mga electric fans na pwede nilang pagdapuan. At syempre, dapat walang ibang pets sa loob tulad ng aso o pusa na pwede silang habulin. Itong idea na binibigay ko sa inyo ay para sa mga hand-feed or tamed na lovebirds. Anyways, may ibang tao na nag-aalaga ng lovebird ay pinuputol ang kanilang flight wings. At hindi dapat gawin yun. Not comfortable sa mga ibon yung ganun. Tulad kung alisin yung kamay mo, hindi mo magagawa mga gusto mo. Kaya sila may feathers para lumipad. And speaking of exercise, habang may exercise sila, kailangan din nila ng tamang diet. So, iniisip natin ang diet lang nila ay seeds. Madalas lang natin ibigay puro seeds na dapat ay hindi. Kailangan pa rin natin magbigay ng gulay, fruits, and pellets. Ano-ano ba ang pwede nating ibigay bukod sa seeds? Sa gulay, pechay, kangkong, broccoli, pwede din yung talbos ng kamote, sile, toge, bell pepper, mais na puti, at carrots. Ayun lang ang madalas namin ibigay sa kanila, pero syempre, tatlong beses lang kada linggo. Ano naman ang prutas na pwede? Sa prutas, mansanas, tanggalin lang yung seeds, saging, strawberry, orange, kiwi, at melon. Yung kiwi, gusto nila yan kasi kulay green. So, habang binibigyan mo sila ng mga ganitong klaseng pagkain bukod sa seeds, tapos may exercise pa sila, sobrang healthy niya ang mga ibon nyo. Kahit busog sila, tapos nakakapag-exercise sila, hindi sila magkakaroon ng sapula dahil nakakagalaw sila ng maayos sa lugar nila. At tumungo naman tayo kung ano naman ang pwede nilang pagkaabalahan sa mga oras na wala silang ginagawa. Siyempre, huwag niyong kakalimutan, ang mga lovers ay mahilig magkutkot ng kung ano-ano. Kaya dapat meron silang mga laruan or puzzle na pwede nilang pagkaabalahan at para tumalino din sila sa mga obstacles na pwede nilang pagdaanan sa mga susunod na araw. Siyempre, yung maliliit lang na kaya nilang buhatin sa mga sulok-sulok ng kulungan, maraming laruan na pwede mong mahanap sa mga online tulad sa Shopee.
Naka-order na ako para sa mga alaga ko, 3 pieces kada pares. At kung balak nyo din bumili, kailangan nyo din yan linisin weekly para sa kanilang health. Kaya kung gusto nyo makita yung mga ibon nyo na naglalaro sa loob ng kulungan at para din maiwasan ang stress na ibon, bigyan nyo sila ng paglilibangan nila. Abangan nyo yung order ko ng laruan nila at titignan natin mga reaksyon nila. At sa paglilinis nga ng mga laruan nila, kung meron man, dapat sila rin ay naglilinis ng kanilang katawan. Ayon ang kanilang pagliligo. Kailangan ng mga alaga natin na maligo once or twice a week para maiwasan yung heart failure or heat stroke dahil sa pabago-bago na klima tulad ngayon. Maulan, biglang aaraw kinabukasan. Sa pamamagitan ng pagligo nila every week ay nagre-reset yung heat sa kanilang katawan para mapreskuhan sila. At kung sila ay naliligo habang nasisikatan ng araw, ayan ay napakabuti sa kanilang feathers dahil ang direct sunlight provides the essential vitamin D3. Nakakatulong to sa kanilang health at feathers. Kung ang mga ibon nyo ay nasisikatan ng araw, pero nakaharang naman yung salamin ng bintana, hindi sila makakatanggap ng essential sunlight dahil yung salamin ay nakaharangan yung essential vitamin D3. At tandaan nating lahat na ang ibon ay dapat nabubuhay sa wild. Kaya lang natin sila inaalagaan in captivity para ma-provide natin ang needs nila to live longer. At kaya din natin sila kinukulong to provide balanced natural essential to keep them healthy. So bigyan nyo lang sila ng maliit na lalagyanan na tubig at sila na bahala kung gusto nilang maligo. Ang lovebird ay kayang mabuhay kahit walang kapares, basta nandiyan ka bilang kanyang companion or kaibigan na mag-aalaga sa kanya. Ang nakatatak kasi sa ating isipan ay kapag walang kapares ang lovebird ay mamamatay. Kaya lang naman sila nawawalan ng buhay dahil napapabayaan or nakakalimutan na natin sila na yung oras na binibigay mo sa kanya dati na nakasanayan niya ay hindi na nasusunod. Kung naiisip mo nang nawawalan ka na ng oras sa kanya, dapat bigyan mo na siya ng kapares para kahit papaano ay mayroon siyang kabanding bukod sa'yo. Dahil ang lovebird required lots of mental and physical stimulation with double the amount of love and attention. Kaya kung hand-feed or team lovebird yan, wag na wag mong kakalimutan bigyan ng attention ang inyong lovebird para hindi siya maging mailap sa inyo someday. Marami sa atin na hindi pinapatingin sa avian vets yung lovebirds. Tulad ko, never pa ako nakakapunta sa mga avian vets dahil alam natin ang alternative medicine or cure kung may sakit ang alaga natin. Pero kung hindi mo na talaga alam ang gamot at alam mong ikakalungkot ng buhay mo yung mangyayari sa lovebirds mo, avian vets ang tanging kailangan para maligtas yung alaga natin. Dahil kung napamahal na yung ibon sa'yo, gagastos ka kahit masakit sa bulsa. Minsan lang sa buhay na magkaroon ng ibon na bonded sa'yo. And that's all for today. If you like this topic, give us a thumbs up. And if you are new to our channel, welcome and be part of our community by clicking the subscribe button and the notification bell. Sa mga may katanungan, mag-comment lang at sasagutin natin yan. Mag-ingat po ang lahat and see you on the next video. We'll be right back.
Thank you.